Magandang araw sa inyong lahat. Kakapasok lang na magandang balita para sa mga Pilipino. Kayo ba ay hindi membro ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o For Peace? May pag-asa ka nang makasali dito dahil inanunsyo na na maghahanap na ang Department of Social Welfare and Development ng panibagong masuswerteng pamilya na mababilang o mabibigyan ng buwan ng cash assistance o ayuda. Halina talamin natin ang buong detalye at panoorin ang buong video. Sobrang init na balita noong nakaraang linggo na maglilinis na ng hindi karapat-dapat na membro ng For Peace. Ngunit ngayon ay opisyal nang inanunsyo ng Department of Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulpo na nasa 1.3 milyong For Peace beneficiaries ang opisyal na aalisin sa listahan ng DSWD. Bad news nga ang balitang ito para sa mahigit 1 milyong mawawala sa listahan. Pero napakagandang balita na naman para sa maraming Pilipino na mas malaki ang tsansa na mabilang o makasali sa nasabing programa. Ipiniliwanag nga ni Social Welfare Secretary kung paano mapapabilang sa For Peace para sa mga gustong makasali rito. Halina't pakinggan natin si Secretary Erwin Tulpo. So is that yung capability kung maitawid ba ang pangangailangan, pagkain, pag-aaral mga bata pang araw-araw base doon sa kinikita ng pamilya. So and then from there malalaman na okay, ito siya qualified as poor. So hindi niya kaya. So doon natin ipapasok siya ngayon sa For Peace, Sir Aljo. Ngayon, how do we paano ka makapasok diyan? Sir, kung ikaw ay talaga nga hindi mo kayang simple lang naman huyan, kung talaga hindi mo kayang itawid, mapakain ang mga anak mo, you belong to that For Peace program. Inihiyag rin ni Social Welfare Secretary Tulpo kung paano nila nilinis ang pangalan ng mga hindi nakarapat dapat mabigyan ng buwanang ayuda o cash assistance. Meaning to say, umangat na po yung kanilang buhay. Either nakakuha na ng trabaho both parents or yung asawa at saka yung si Mr. or si Mrs. or meron na silang konting pinagkakakitaan. Si panganay o si junior graduate na ng senior high, so hindi na siya kasama dyan. Yung pangalawa naman ay nasa college na rin, or yung isang anak na OFW na at nakakatulong na. Doon po, yun po yung mga qualifications, sir. Parang ikaw ay maialis na sa ika nga section ng poor, doon ka na sa non-poor. Sisimulan na ngang abisuhan ang mga maalis sa listahan sa tama at masusunod na proseso. Asahan sa mga susunod na araw o linggo ay magbubukas ng muli ang registration para sa gustong mapabilang o makasali sa nasabing programa. Binigyan diin din na bubusisiin maigi ng DSWD kung karapat dapat bang mabiyayaan ang nag-a-apply sa Pantawid Pamilya Pilipino Program o For Peace at para hindi masayang ang pondo na dapat nagagamit sa tama. Asahang madadagdagan pa ang maaalis sa listahan sa mga susunod na araw na posibleng umabot nga sa higit 2 milyong beneficiaryo ng For Peace ang tuluyan ng maaalis sa programa. Siguradong marami talagang matutuwang may hirap nating kababayan sa balitang ito. Tamang-tama lang talaga ang pag-appoint ni Pangulong Marcos kay Erwin Tulpo bilang kalihim ng DSWD. Umaasa ba kayo na mapapabilang kayo sa susunod na magbibigyan ng buwan ng cash assistance mula sa For Peace? Ikomento sa baba ang iyong saloobin.